Hello everyone, this is Patrick James Lau and welcome sa ating video series na tinatawag na Jesus at the Center. Dito sa video series na to, pag-uusapan natin kung paano pa tayo mas lalong lalalim yung relationship natin kay Jesus Christ at paano pa natin mas lalong makikilala yung identity natin bilang mga tunay na anak ng Diyos. Maraming magagandang plano si God sa buhay natin, and habang nilalakaran natin itong mga magagandang plano ni God sa buhay natin, ang gusto ni God is iset natin yung eyes natin kay Jesus Christ. Meron akong gustong i-share na verse sa inyo. Sabi dito, "Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne." Sabi dito sa verses, "Let us run with endurance the race God has set before us." Ang ibig sabihin nito, bawat isa sa atin ay mayroong karerang tinatakbo. Hindi tayo spectator o nanunood lang sa race. Tayo yung tumatakbo mismo sa race. Ibig sabihin, involved tayo, active tayo sa race. Sa relationship natin kay Jesus Christ, hindi lamang dapat si Jesus Christ ang active and involved sa relationship nito. Dapat tayo mismo is active and involved sa relationship natin kay Jesus Christ. Lord, I believe. Sabi din sa binasa nating verse kanina is, we are surrounded by a huge crowd of witnesses. Sino-sino ito mga huge crowd of witnesses na to? Naniniwala ko ito yung heavenly realms. Ito yung mga people sa Old Testament katulad ni Moses, ni Elijah, ni David, at marami pang iba. Itong huge crowd of witnesses natin, ito yung nag-cheer sa race na tinatakbo natin. Dahil alam naman natin na marami silang mga gandang mga ginawa na bagay kung babasahin natin yung Bible, pero meron silang isang promise na hindi na-receive na meron tayo ngayon. Ano yung promise na na-receive natin? Yung Spirit ni God na nasa loob mo ngayon, gustong-gusto nilang makita kung paano kumilos si God, paano mag-move si God, at kung ano yung pwedeng gawin ni God sa pamamagitan mo. Sabi din sa verse kanina is, let us strip off every weight that slows us down. Anong ibig sabihin nito? Yung weight kasi ito yung magbibigay ng burden sa atin, ito yung magpapabagal sa atin doon sa race na tinatakbo natin. Ano yung mga weight na nagbibigay burden sa atin na nagpapabagal sa race natin? Katulad ng mga worry, fear, doubt, wrong mindset, wrong attitude, wrong relationship, lahat-lahat ng mga negative, stress, pressure, marami pang iba. Kailangan dapat alisin natin itong mga weight na to dahil ito yung maghihinder para mamuhay tayo ng malaya. And paano natin maaalis itong mga weight na to? Kailangan i-focus natin yung eyes natin kay Jesus Christ. Kaya in-encourage ko kayong lahat na huwag na tayong magpa-distract sa mga bagay na mga nakikita natin sa paligid natin. Huwag na tayong mag-focus sa problema, huwag na tayong mag-focus sa lahat ng mga negative. Kundi kailangan lang natin is i-focus natin yung eyes kay Jesus Christ. And sa bawat race na sinet ni God para sa atin, naniniwala ako na tutulungan tayo ni Jesus Christ na matapos natin tong race na to victoriously. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Kung na-encourage ka at nagkaroon ka ng revelation sa video na to, share mo naman sa comment section. Excited ako na makita at magbasa yung revelation na binigay sa iyo ni Holy Spirit. Thank you sa panonood. Until our next video, God bless you all and shalom. And represent, get it wrong, represent.